Hindi makapaniwala ang bench ng Brooklyn sa ginawang jelly layup ni Kyrie Irving. Kanina nga ang huling laban ng Brooklyn Nets kontra yan sa Indiana Pacers kung saan nakuha din nila ang panalo sa score ng 134-126. Pinangunahan niyan ng 35 points, 7 rebounds at 5 assists ni Kyrie Irving while shooting 15 of 20 pagdating sa field. Pero maliban kay Uncle Drew, lima pa ang nakapagdala ng at least double digits para sa Brooklyn. 21.7 rebounds para kay Bruce Brown. Double-double naman para kay Andre Drummond na may 20 points at 13 rebounds. Triple-double naman ang kinanan ni Kevin Durant with 20 points, 10 rebounds at bagong career high pagdating sa assist. With the total of 16 assists, medyo maalat ang shooting niya ngayon kaya naman sa assist na lang bumawi etong si KD. Tinapos nila ang season na nasa high note mga bro dahil nakapag-bound sila dyan ng 4 straight wins bago labanan ng Cleveland sa play-in tournament kung saan kailangan lang nilang manalo ng isang beses at uupo na din sila sa 7th spot ng standings habang ang naghihintay namang kalaban doon ay ang Milwaukee Bucks. Well, kung papala rin man ang Brooklyn na makapasok, isa yan sa pinaka-exciting na first round na mangyayari mga bro. Lalo na't balibalitang babalik na daw itong si Ben Simmons. Ayon yan sa isang trusted source na si Shams Charania. Hindi sa pagano mga bro pero kailangan pa din talaga nila ang presensya ng isang Ben Simmons. Lalo na pagdating sa depensa. Isa pa din naman si Ben Simmons sa mauhusay na defender ng liga. Kahit hindi na siya mag-focus sa scoring dahil meron naman silang Durant at Irving. Dagdagan pa ng Seth Curry, Patty Mills at Bruce Brown na kayang umambag ng at least 10 points. Kaya naman ang magkaroon ng Ben Simmons sa playoffs ay magiging crucial para sa playoff run ng Brooklyn Nets. Well, tinanghal na din bilang scoring champion etong si Joel Embiid. Matapos mag-average ng 30.6 points a game, hindi na siya tinangkang labanan ni Giannis Antetokounmpo. At ang injured na si LeBron James, tinanghal naman bilang assist leader etong si Chris Paul na may 10.8 assists per game. So recap muna tayo mga bro, kasado na ang play-in tournament. Sa East maglalaban para sa 7th spot ang Brooklyn at Cleveland, habang sa West naman ay ang Clippers at Minnesota. Susundan naman yan ng Charlotte Hornets versus Atlanta at San Antonio versus New Orleans. Well, ang unang matatalo sa apat na teams na yan ay laglag na mga bro, habang ang mananalo naman ay magkakaroon pa ng isang laban para naman sa 8th spot ng standings. Heto ang pambato ko mga bro, papasok para sa 7th spot ang Brooklyn, habang ang 8th spot naman sa East ay sa tingin ko makukuha yan ng Atlanta Hawks. Para naman sa West, ang pambato ko naman ay ang Clippers ang 7th spot, habang ang Minnesota naman ang papasok para sa 8th spot. Well, kayo naman mga bro, sino kaya sa tingin nyo makakakuha ng dalawang huling spot ng standings at makakapasok ng playoffs mga bro? Magkomento lang ng opinion nyo sa ibaba at pag-uusapan natin yan.